Tingnan ang buhay ni Roxanne Ginoho, masayang namumuhay kasama ang pamilya matapos iwan ang showbiz. Narito ang buong istorya. Sa reality search ng Star Circle Teen Quest ng ABS-CBN, nakilala si Roxanne Ginoho noong taong 2004. Dito rin nabuo ang tambalan nila ni Joros Gamboa kung saan marami silang pelikula na pinagsamahan at pinagtambalan. Naging real-life boyfriend din ng dating aktres ang kanyang collab team na si Joros na tumagal ng 2 taon mula 2004 at 2006. Marami ring teleserye at pelikula na kasama si Roxanne, matambal niya si Joros Gamboa at ang aktor na si Jake Cuenca. Isa sa mga teleserye na naging katambal ng aktres, si Jake Cuenca ay ang ABS-CBN serye na Natutulog Ba ang Diyos. Sa pagkakasama sa ilang proyekto ay naging magkasintaan sa totoong buhay si Roxanne at Jake. Ngunit hindi rin nagtagal ang kanilang relasyon. Nilisan din pansamantala ni Roxanne ang ABS-CBN Network nang nakipagsapalaran siya sa TV5 at GMA7. May mga serye din na nagawa sa mga nasabing network si Roxanne, pero taong 2015 ay muli siyang bumalik sa ABS-CBN. Hanggat kaya niya, of course, kasi like ganyan, sa mga scenes, medyo may mga bagay akong kinoconsider. Ayoko namang ma-offend yung anak ko, like for example. Taong 2011 naman nang magdesisyon ng aktres na magpakasal sa kanyang kasintahan ni si Angelo Elton na pinsan di umano ni Team Yap. Kung saan ito din ang taon na nagsimula at kuminangan bituin ni Roxanne sa industriya ng showbiz. Nang panahon nagpakasal ang aktres, siya ay 24 taong gulang pa lamang at ang kanyang asawa naman ay 21 taong gulang pa lamang noon. Marami sa kanyang mga tagahanga at mga netizen ang nakapansin sa mas maganda o mas gumaganda ang aktres nang siya ay mag-asawa at maging isang ina. Ngayon ay may 3 anak na si Roxanne at si Angelo. Ito ay sina Sophia, Rene at Rally. Sa mga ibinabahaging larawan ni Roxanne sa kanyang mga social media account ay nakikita ng mga kanyang tagahanga na maganda ang buhay at kinalalagyan ngayon ng aktres. May mga larawan na makikita ang masayang nagtatravel ang pamilya sa iba't ibang lugar. May mga pagkakataon din na nagpapaunlak ang aktres ng TV guesting sa ABS-CBN. Isa sa mga ito ay ang pag-guest niya sa Magandang Buhay at muling lumabas sa Maaalaala Mo Kaya kasama si Joros Gamboa. Bye, tricycle! Kalahating milyon, ganyan kailangan natin sa operasyon. Hindi ko kayang kitain yung ganong kalaking pera. Buwan-buwan, magbibigay ako ng dugo. Para nga sa mga tagahanga ni Roxanne at ang mga netizens ay hindi nagkamali ang dating aktres sa kanyang desisyon na iwanan ang industriya ng showbiz at mamuhay ng simple kasama ang kanyang asawa at mga anak. Dahil nakikita nila na mas masaya si Roxanne sa buhay na napili niya. Para sa ibang celebrities nga na iniwan ng showbiz ay hindi ang katanyagan at kasikatan ang nakakapagbigay sa kanila ng masayang buhay, kundi ang pamumuhay ng simple at malayo sa spotlight, kasama ang pamilya at ang totoong nagpapasaya sa kanila. Isa ka din ba sa mga sumaybay sa naging buhay ni Roxanne Ginoo? I-share mo naman ang inyong reaksyon sa comment section. At babasahin natin yan isa-isa. At kung nagustuhan mo naman ang video nito, huwag mo naman kalimutan i-hit ang like at share naman at subscribe na rin sa aming channel. Maraming salamat po sa inyong pagtutok.